It's Nern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo yan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. Ngayong video na to, ang gagawin natin i-upgrade ko itong aking workstation. Kasi alam nyo, may problema na rin sa kuryente dito sa amin ngayon. Medyo humihina. Mahina ang kuryente, lalo na around 4 o'clock hanggang mga 9 o'clock yun. Pero kaya ako lalagyan to ng UPS ay para maprotektahan yung computer ko in case of power surge or kung may brownout. Meron na akong bagong UPS saka battery backup para sa aking workstation. Hello mga katropa. Ito, busy ako ngayon. Inaayos ko itong aking DAW. At so far nagawa ko na yung gusto kong gawin. Ang problema lang, hindi pa ako satisfied . Pero just to show you what I've done so far. Kasi ang ginagawa ko itong aking Roland S1 ay kinokonek ko sa aking DAW sa workstation ko. Okay? And then it's supposed to, play with the music. So far, nakaka-connect na ako sa kanya. Just to show you ayan natin ang sound. Okay, so naririnig nyo ba yung hum, mga katropa? Ayan, may hum. So yun ang gusto kong alisin kasi nakakabit pa siya through analog . Nakakabit siya sa sa mixer. Doon siya nakakabit dito. Okay, so see? Yan, see? So, nanggagaling dito yung sound. Ibig kong sabihin na i-connect ko na yung aking MIDI controller, and sa tingin ko pwede ko na rin i-connect itong aking Arturia, pero ito nakakabit na siya sa aking DAW kasi hindi problema pero I had to do something about connecting this S1. So far so good, yung pa lang ang na-accomplish ko, and let me show you what I've done so far. Okay, let's play this. Pasensya na kayo. Okay, so not only that, I can do this. I can control it through this. Yeah. Okay, so I can choose whatever pattern I want, right? Like say this one.
See? Nagbabago. See? So, how about this one? Okay, so far, ano, yung beat ay hindi ko pa na-sync sila. They are not yet synced. So I'm still trying to do that. pero by matching the beats here and then matching it here manually and then automatically turning everything on, you know, lahat sila mag-on, okay, then they're on beat. Let's try this one. And not only that, ano, ito pa, ito, kaya gusto ko itong Quick Synthesizer eh, kasi pwede siyang paglaruan. See? Let's cut this up. Ganda. So ang kailangan ko na lang ay i-sync, synchronize yung DAW, yung aking workstation dito sa aking S1 Tweak Synthesizer. Continue. Okay, mga katropa, so I finally figured out how to use the Roland S1, and Farin is going to show us how it plays. Okay. Thank you.
I am very satisfied with the results. Pretty cool, ha? Yeah. Okay, so explain ko lang sa inyo sandali kung ano yung inayos ko dito sa aking DAW or Digital Audio Workstation. Okay, so ito po yung ginagawa kong practice sa aking ano yung Cubase, yung aking DAW or Digital Audio Workstation. At makikita ninyo yung mga different tracks, ayan, mga tracks, no? At mapapansin ninyo puro mga analog signals 'yan. Okay? Pero pagdating dito sa nasa baba itong ito. 'Yan ay yung track na ginawa ko para sa MIDI na ginagamit ko para makontrol itong aking S1. Ito. Okay, using this MIDI controller. So, in short, itong MIDI controller, ginagamit ko siyang keyboard para makontrol itong S1, Roland S1, using the DAW. Okay, so I've been able to connect the S1 to the DAW. And let me show you. Okay, so kung kiklikin itong symbol na to, ito, yan. Yung symbol na yan, ibig sabihin yan yung, ano, yung VST or yung control ko para sa Roland S1. Okay, so ito po yung ano, yung editor or VST plugin para makontrol ng DAW, okay, itong S1 using the MIDI controller. Okay, so itong editor na ito ay tinutulungan ako na makontrol itong Roland S1. And ang kagandahan nito ay either makokontrol ko yung S1 using this editor or I can actually go to the hardware itself, no, at pwede kong palitan ang tunog. So let me show you how it works right now. Okay, so I've turned on my speakers para maririnig. Okay, and as you can see, see? So, nata-transfer na yung tunog ng S1, although analog pa rin, hindi pa rin digital siya, dito siya dumadaan sa wire na to. See? So, ang nagawa ko, what I've been able to accomplish is I've been able to control the S1 using my MIDI controller. See? Unfortunately, I cannot control the output going back to the DAW. Instead, I had to go through the mixer right here. Yun, doon sa mixer na yun. Like, and then maririnig ko na yung tunog ng Roland S1. So, yun ang hindi ko pa na-figure out kung papaano ko palalabasin yung output ng Roland S1 sa DAW so that hindi na kailangang dumaan ng mixer. Okay, so for now, it's good. Now, here's another thing, no, na gustuhan ko dito sa Tweak Synthesizer na to, no. Pwede kong baguhin ang tunog niya right from the get-go, no. Ibig sabihin, dito mismo sa hardware,
No, gagawin ko lang ay press hold. Okay? And then if I play a tune, tuloy-tuloy lang siya, no? Ngayon, mababago ko na yung tunog niya, no? From there. For example, see? See? Pwede kong baguhin ang tunog niya. See? So. See? See? Or, either that, no? Or, I can change the settings right here on the computer. No, halimbawa, gusto ko ng ibang pattern, no? Pupunta ako dito. Yan. Okay, and then, clicking ko yan. Lalabas yung mga options. Sabihin natin, I want 1/8. Okay, let's see how it sounds. Okay, now let's change it again. Sabihin natin 4. Okay. See, nakikita niyo ba or naririnig niyo ba ang pagkakaiba? So, halimbawa, gawin natin 1. Okay. See? So, sabihin natin, meron akong ano dito, 1/11. Let's try this one, ano? This sound. And then, we're gonna play it using my practice program. It's too weird. Palitan natin. Wait, saan ba yun? Ito. Okay, and then click natin yung editor. Ayan. And then palitan natin to. Gawin natin 12. Okay, let's try it. Yan. Pasensya na kayo kung ano bang kamay ko. Iba na talaga yung matanda eh. Pasensya na kayo, hindi ako marunong talaga magpiano eh. Hanggang theory lang ako. Okay. So, nakikita ninyo. So, halimbawa, no? Gusto kong
See? Nababago ko yung tunog niya, no? So, subukan natin to. Let's try it. Kikita niyo ha, mga katropa. So, ayun ang kagandahan. Yun ang ano, nagustuhan ko dito sa tweak synthesizer na to. Tawag nga no, tweak synthesizer kasi natitweak yung tunog nung ano nung synthesizer. So paano ko ba nilink itong mga equipments ko no? So basically itong mga devices na nakakabit sa DAW ko ngayon ay meron silang USB connection. So, ito, USB MIDI ang tawag nila dyan. So, basically, kinonvert nila yung MIDI channels into USB at ginawa nilang USB Type-C na ang ano yung cable na gagamitin. And so, kung meron kayong DAW, very important na meron kayo nito. Ito. Ang tawag dito ay powered hub. Ito yung klase ng USB hub na merong power siya, may power supply. Ito, nakakabit siya sa, dito rin sa aking power supply. No? At kung meron kayo niyan, ay marami kayong maikakabit na mga MIDI devices sulit ng Roland S1, itong Akai na MIDI controller, yung Arturia, at even itong mixer. Okay, so kung meron kayong DAW, importante meron kayo nito, powered hub. Kasi yung powered hub na yan, it will serve as if it's a mixer, parang mixer. So meron na akong analog mixer, meron pa akong digital mixer na in the form of powered hub. See? So, that's how I connected my devices to my DAW using USB, MIDI USB. Now, in order for you to control something like this, a synthesizer, you will need a plug-in that will interface between your synthesizer and your DAW. Pero if you have a MIDI controller like this one, the Akai or an Arturia, okay, yan parang ano lang yan, plug and play. I-plug nyo lang sa ano sa inyong USB hub, okay? Tatakbo na siya, hindi problema. See? So once na i-plug in nyo siya sa USB, tapos tinurn on ninyo ang inyong DAW, it should recognize your device. Okay, the DAW will recognize your device, and then you will be able to use it almost instantly. Pagkabit nyo ganun, pwede nyo na kagad gamitin. See, ang kailangan lang, iseset up ninyo ng tama itong mga tracks. Okay, so that's another topic. Kasi ang pagsaset-up ng track ay independent of, ang pagsaset-up ng tracks ay depende sa kung anong klaseng DAW ang ginagamit nyo. In my case, ang ginagamit ko ay ang Cubase LE. Ang pagkakaintindi ko, itong na-download ko na VST plugin para dito sa Roland S1 ay designed using Ableton Live. Okay, it's another type of DAW.
Okay. So, ang ginagamit ko ay Cubase, pero itong ginagamit ng itong design nitong Roland S1 na editor na nakuha ko ay para sa Ableton Live or ginagamit sa Ableton Live. Pero pwede pa rin kasi napatakbo ko eh. Ang problema lang, hindi ko mai-output yung tunog ng Roland S1 back to the MIDI and then to the mixer. See, ang problema ko kasi, okay, magsesend ako ng signal sa Roland S1, yung Roland S1 dadalhin niya muna doon sa mixer bago siya lumabas dumating sa sa DAW at tapos babalik pa uli para maging sound. See? So yun ang problema ko kung paano ko mararoute yung output so that it doesn't have to go through the mixer, it goes directly to the DAW and then hear it in the mixer, right? So yun ang aking ano, yun ang aking iniisip ngayon kung paano ko gagawin. Pero for now, ano na siya, pwede na siyang gamitin. Ang problema ko lang ay maingay. Let me show you. Okay, ito yung sound para sa Roland S1. Naririnig niyo yung ingay? Maingay ano? Yung ingay na yon ay nandito rin sa ano mismo, sa mixer. Ang suspecha ko ay dahil itong aking Roland at itong aking mixer ay nakakabit sa isang hub, powered hub na ito. So yun ang pag-iisipan ko kung paano ko gagawin. For now, ang solution ko lang ay hihinaan ko lang ito para hindi masyadong bothersome yung ano yung hissing sound. See? Yung. Okay, so let's have a little fun here. Ang ginawa ko mga katropa ay nag-record ako ng isang MIDI event itong track na to. See? At nag-record ako nitong MIDI signals na ito. Makikita ninyo. At kung titingnan nyo, iba ang forma niya sa katulad nito. Ito, mga analog signals yan. Pero ito is a MIDI signal. See? Guhit-guhit. Iba. See? And let me show you how it sounds like. Let me play this. Oh, cute. Wait. May kamli ako. Yun ang na-highlightan ko. Ayan, ito. Tapos alisin ko ito. Ayan. Alright. Let's try it. So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa at mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!